Tatlong Gorosei pa nga ang sabay na pinabagsak ng Sun God Nika Luffy. 5 billion and 600 million na bounty ni Luffy na mas mataas pa sa bounty ng hari ng mga pirata. Magsisimula ang chapter 1111 kung saan makikita nating may naganap na malaking pagsabog sa may barrier ng Labustratum. At kagagawan pala to ni St. Mars na siyang wala nga ding tinamong pinsala mula sa pagtangke nito sa barrier. Then agad na ring lumipad itong Elder papunta ng laboratory. At nagulat nga si Jinbei nang makita niya itong dambuhalang halimaw sa impapawid. Kinabahan nga dito si Jinbei dahil sa napakalakas ng haki itong naramdaman niya mula kay St. Mars. At dahil dito ay dali-dali na nga niyang sinabihan si Zoro na tapos na itong laban niya. Kaya magmadali na raw silang umalis dito. Then sagot naman ni Zoro na di pa raw tapos itong laban nilang dalawa ni Lucci dahil sa di pa raw ito natutumba. At ipapakita nga itong si Lucci na punong-puno na ng pinsala pero nakatayo pa rin sa mga sandaling ito. At bakat nga sa kanyang mukha na pinipilit pa rin niyang lumaban at ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo. Then tinanong naman ni Sanji si Jinbei na kung nakuha na raw ba niya si Zoro. At sagot naman ni Jinbei na andito na rin daw siya. At bigla ngang dinampot ng sapilitan ni Jinbei si Zoro habang naghahanda ng kanyang papakawalang ataking Fishman Karate 5,000 Brick. At bago niya ito pinakawalan ay humingi siya muna ng paumanhin kay Lucci sa gagawin niya. At sa next panel nga ay makikita nating naglaho ng parang bula si Lucci mula sa atake ni Jinbei. Tumasik nga itong si Lucci ng sobrang layo at bumalik na rin siya sa kanyang human form. Kalaunan ay nadatnan nga ni St. Mars sa kanyang daan itong si Lucci at tanong niya dito sa CP0 agent na asan na daw ang kanyang tinarbaho. Sobrang namang nagulat itong si Lucci nang bumungad sa kanya itong si St. Mars since di niya inaasahang may Gorosei pang bumaba ng Mari Jowa aside kay Saturn. Makikita nating nakatakbo na papalayo sina Jinbei at Zoro nang dumating itong Gorosei. At sabi pa ni Jinbei na kailangan na daw nilang magmadali. Napalingon naman dito si Zoro at napatanong siya na kung ano daw itong nakikita niyang halimaw. Then mabalik naman ang eksena kina Lucci at St. Mars. At sagot naman ni Lucci dito sa Gorosei na nakatali pa rin daw si York sa may control room na matatagpuan sa 4th floor ng Building A. Sinabi nga rin dito ni Lucci ang lahat ng mga impormasyong nalalaman niya. At patuloy niyang sabi na yung dalawang individual na tumakbo papalayo ay sina Zoro at Jinbei. At may 5 pang Straw Hats at 2 Vegapunks ang nandirito sa Labo Face. Naghahanda daw ang mga to sa pagtakas mula sa back entrance ng Labustratum. Dagdag pa ni Lucci na may 85 Cyberpole agents pa at 4 na Seraphims ang nakakulong naman sa may basement. Pinaalam nga din ni Lucci dito sa Gorosei na may 6 na minuto na lang ang natitira sa kanila para mapahinto ang broadcast ni Vegapunk. Then pinraise naman ni St. Mars itong effort ni Lucci sa pagbibigay sa kanya ng mga mahahalagang impormasyon. At dahil dito ay wala na rin ngang tinanong pa ang Gorosei. Nang lumipad na papalayo si St. Mars ay agad namang sabi ni Lucci na may nalimutan siyang isa pang bagay. Pinaalam dito ni Lucci sa Gorosei na nasa control room din daw ang kanyang partner na si Kaku. At malubha nga daw ang kalagayan nito. At hinihingi nga dito ni Lucci na kung maaari ay huwag daw niya itong papaslangin. At sagot naman ni St. Mars na mahirap daw itong hinihingi ni Lucci since isang hive o pugad itong buburahin niya. At mahirap na isingle out ang isang insekto. Then mababalik naman ang eksena sa kupunan nila Luffy. Tuwang-tuwa dito si Luffy habang ginigreet itong sina Dory at Brogy. At sabi ni Dory na 2 taon na daw ang nakakalipas nang huli silang magkita. At halos di na nga daw nila ma-recognize itong si Luffy. Dagdag pa ni Brogy na may mga alamat ngang kinukwento sa Elbaf patungkol sa isang god. At tanong pa niya na papaanong nalaman ni Luffy itong itsura nitong tinutukoy niyang god. Pero tila naguguluhan si Luffy sa sinabi ni Brogy. At patuloy naman itong giant na nakakamanghang sorpresa daw itong itsura ni Luffy. Tumawa naman si Luffy at sabi niya na di niya daw gets itong pinupunto ni Brogy. Pero pwede naman daw nila pag-usapan to mamaya. Nagulat naman sina Warcury at Saturn dahil sa di nila inaasahan itong pagdating ng mga giants. At sabi pa dito ni Saturn na sobrang samang pangitain daw nito. Then napansin na rin nga nitong mga giants na may 2 pang halimaw ang nasa harapan nila. At sabi pa ni Dory na sobrang laki naman itong mga halimaw na tila para bang nasa kagubatan lang daw sila ng Elbaf. Then sabi dito ni Luffy sa 2 na instead na makipaglaban ay priority daw nila ngayong tumakas na muna. At sagot naman ni Dory na alam daw nila. Then ipapakita na natagpo na rin pala nitong 2 giants si Sanji. At sinabihan sila nito na kung makita daw nila si Luffy ay sabihan nila to na sa likod na ng isla silang magmi-meet lahat. Dagdag pa ni Brogy na napagdesisyonan daw nila na tulungan sina Luffy na makatakas nang makita nila itong mga balita sa Egghead. At sinabi daw sa report na napapalibutan na itong sina Luffy ng mga Marines. At sa puntong ito nga
ay inihipan na ni Dory ang kanyang Viking's Horn. Hudyat nga to sa lahat ng mga giants na nasa isla para umatras dahil sa tapos na rin itong mission nila na hanapin si Luffy. Nagets nga din ni St. Warkury na nagbigay na ng hudyat ng pag-atras itong giants. At sabi pa niya na siya naman itong magpapakawala ng hudyat na magsasabing wala na rin saysay itong pagtakas nila ngayon. At dito nga ay biglangang nagpakawala ng isang napakalakas na roar na may Conqueror's Haki si St. Warkury. Sa sobrang lakas nitong pinakawalang atake ng Gorosei ay halos malipad nga ang kaluluwa nitong si Luffy na siya namang ikinagulat din ni Brogy. At halos buong isla nga itong inabot ng atake ni Warkury hanggang sa mga marine battleships. At isa-isa na rin ngang nagsisitumbahan ang mga marines na nandito dahil sa Conqueror's Haki ng Gorosei. Then tanong naman ni Brogy kay Luffy na kung ayos lang siya. Dagdag pa ni Dory na nakakatawa daw itong nangyari sa katawan ni Luffy. Then sa sumunod na panel ay makikita nga natin si Luffy na hawak-hawak ba ang kanyang mga peklat na nalipad dahil sa atake ni Warkury kanina. At binabalik nga niya to sa kanyang katawan. At sabi pa niya na muntikan na daw siya doon. Di nga din inaasahan ni Luffy itong pagkakaroon ni St. Warkury ng Conqueror's Haki. At tanong pa niya na kung sino daw itong individual. At sagot naman ni Brogy na isa daw to sa mga bigatin ng World Government. Then di pa nga doon natatapos si St. Warkury. Bigla nga itong sumugod pero nakahanda na rin nga itong dalawang giants. At sa next panel ay makikita nating naging mga espada itong dalawang task ni Warkury. At dumepensa naman dito si Dory at Brogy gamit ng kanilang technique na Sunshield Svalin. Then napatanong naman dito si St. Warkury na kung kilala ba raw nila itong si Luffy. At ano itong kaugnayan nila sa kanya? At sagot naman ng dalawang giants na syempre kilala daw nila si Luffy. At kaibigan daw nila to, sabay ngang halakhak ng mga giants. Then gumanti naman dito ang dalawang giants ng atake. At gumamit sila ng split skilda para maitulak pabalik si St. Warkury. At nagawa nga ng mga giants na mapataob itong Gorosei. At dahil dito ay rumesbak naman kaagad si Saturn sa kanyang kapwa elder. At sabi niya dito na kung kakampinga daw nila itong si Luffy, then kailangan din silang mabura sa mundo kasama nitong Sun God Nika. Sabay ngang pakawala ni St. Saturn ng mga Venom Balls mula sa kanyang bibig. Naalerto naman dito si Luffy at sinabihan niya itong mga giants na mag-ingat sila dahil sa lason itong binato ni Saturn. At sa mga sandaling ito ay bumunot si Luffy ng isang punong niyog at dali-dali niya itong ngat-ngat. At sa susunod na panel nga ay makikita nating pininturahan pa ito ni Luffy at may numerong 56 or 56 na naka-imprenta dito. Sa part na to ay madami nga ang nagsasabi na baka isang foreshadowing itong mga numero sa magiging bounty ni Luffy na siyang mas mataas pa sa bounty ng hari ng mga pirata na si Roger. Pero base din nga sa mga discussion sa One Piece community, nang ibig sabihin nga daw nitong mga numero ay ang salitang go para sa 5 at mo para sa 6. Pero sa dami na ngang feats na nagawa ni Luffy, ay deserve rin nga niya ang gantong kataas na bounty na siyang mas mataas pa sa hari ng mga pirata. Since siya lang itong pirata na nagpababa sa mga Gorosei mula sa Marijoa or Marijo, na kahit sabihin pa nga ng iba na kaya bumaba itong mga Gorosei ay dahil sa message ni Vegapunk, ay di rin natin ipagkakaila na malaking factor itong presence ni Luffy sa Egghead. Kaya na-trigger din ang gantong sitwasyon. Kaya possible nga din talaga na aabot din ng 5.6 billion ang magiging bounty ni Luffy in the future. At kagaya dati nang gumawa siya ng sunglasses, ngayon naman ay sombrerong pang baseball naman itong ginawa ni Luffy at sabay niyang handa sa kanyang baseball stance. At ayan na nga, si Sanghampas ay nagawa ni Luffy na maibalik lahat ng mga Venom Balls ni Saturn. Todo halakhak pa itong Sun God Nika dito habang sinasabi na have a taste of your own medicine. Di na nga nakagalaw pa itong mga Gorosei sa mga sandaling ito at sobra silang nagulat dahil sa di nila inaasahan ang kalokohan at lakas ng Sun God Nika Luffy. At sa next panel nga ay si Luffy naman itong sobrang nagulat dahil sa naglikha ng mga malaking pagsabog itong mga naibalik niyang mga Venom Balls direkta sa mga Gorosei. Sa mga sandaling ito ay dumating na rin ang iba pang mga giants at sabi ng isa sa mga giant sa kanilang captains na maharang na daw nitong nagliliyab na apoy ang buong kagubatan. At sabi naman ni Dory na kailangan na nilang kumilos. Tawang-tawa naman dito si Brogy at sabi niya na nabura daw itong mga Gorosei. At sabi naman ni Luffy na hindi pa at kailangan na talaga nilang magmadali dahil sa di raw namamatay itong mga Gorosei. At sa next panel nga ay makikita nating unti-unti na ring nagre-regenerate ang tatlong Gorosei. At habang papalis na itong kupunan nila Luffy, ay napatanong naman si Dory na kung immortal ba talaga itong mga Gorosei. At sabi naman ni Luffy na wala daw siyang ideya. Pero kahit nano pa raw itong gawin niya, ay bumabalik at bumabalik din sila. At sabi naman ni Brogy na wala pa siyang naririnig na uri ng race o ng gandong klaseng kapangyarihan.
Dagdag pa niya na kahit sila itong tumatakbo sa laban ngayon ay kinokonsidera pa rin niyang panalo ito para sa kanilang kupunan. Then mapupunta naman ang eksena sa iba pang mga Straw Hats at pinapadali na nga ni Nami sina Jinbe at Zoro. At makikita natin na imbes na gamitin ang hover shoes ay kumaripas na lang ng takbo si Jinbe dahil sa mas mabilis pa daw to sa gantong paraan. Then makikita natin una nang nakarating ang kupunan nila Bonnie sa may barko ng mga Giants. Pero may mas nauna pa pala sa kanila na nakarating dito. At ito nga ang tatlong Vice Admiral ng mga Marines. At tila si Sanji itong makaka-rest back kina Bonnie dahil sa malapit na rin siya dito dala-dala si Vegapunk. Then mapupunta naman ang eksena sa may silid ng laboratory. Sobrang ang natakot dito si York nang bumungad sa kanya itong si St. Mars at sigaw niyang halimaw. Tinanong naman itong elder si York sa kung nasan ba raw itong broadcast room ni Vegapunk. Nagulat naman si York nang marinig niyang nagsasalita itong halimaw at tanong niya na kung sino daw to at kung maaari ay lumayo to sa kanya. Cut dito at mapupunta naman ang eksena sa isang marine battleship kung saan bumagsak si Kizaru nang hinagi siya ni Luffy last time. Nag-aalala nga dito ang mga Marines at sabi pa nila na kailangan nilang gamutin itong Admiral. At makikita naman natin si Kizaru na nakahandusay pa rin at tinatakpan niya ang kanyang mga mata. At sabi pa niya na sobrang lalim daw ng kanyang sugat. At pilit naman ng mga Marines na kung ganun daw ay kailangan na nila kaagad na magamot to. At sabi naman ni Kizaru sa kanila na hayaan na lang daw siya muna ng mga to na makapagpahinga. At sa pagtatapos ng chapter ay nagulantang naman itong mga Marines sa kanilang nakita. Nireport nga nila sa kanilang mga kasamahan na may isang bagay daw na mas malaki pa sa mga Giants ang bigla na lang lumitaw. At tila di daw to naaapektuhan ng nagliliyab na apoy na lumalamon sa isla. Mukha nga daw tong isang Titan na nasa gitna ng impyerno at parang may sinasabi pa raw to. Then ipapakita nga na itong bumungad sa mga Marines ay ang ancient giant robot pala sa Egghead. Sinambit nga niya dito na humihingi siya ng tawad kay Joy Boy. At dito na nagtatapos ang chapter 1111 ng One Piece. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, mga ropa.